Ngayon naman masaya ka. Party, Mang. Si Brian ba yan? Hindi, no. Masaya lang ako kasi naiintindihan ko na kung bakit nagpaparamdam sa akin yung nanay ko. Kasi hanggang ngayon, kapag tumitingin ako sa paligid ko, nararamdaman ko yung kabutihan ginawa niya dito sa mundong to. Sure ka ba na ilang dahilan? Oo naman. Oo, baka minumulto ka. Ay, nako. Panira talaga kayo ng moment. Sir, may naghahanap sa inyong polis. Galing daw po si Sierra Grande Police Department. Sino? P.O. to Brian Robles. Sino? Wow! Bagay na bagay sa uniforming in. Reno. Matutuwa ang tatay mo sa iyo. Very, very proud. Wow! Ano po to? Kilala mo? Si Arnold Bautista. Anong alam mo tungkol dyan? Isa siyang notorious na carnapper. Magaling siyang driver at mekaniko. Lahat ng sasakyan kaya niyang pasukin. Pero mahirap siyang hanapin dahil wala siyang permanenteng address. Nakatira siya sa mga ninanakaw niyang kotse. Doon na siya natutulog kaya palagi siyang on the move. Mabilis din siya nakapagpalit ng tirahan niya kasi kaya niyang kunin lahat ng kotse na gusto niya. Pamilya siya sa akin nung... Good. Dahil isa siya sa mga frustrations ni tatay. Hindi siya mahuli. Anong masasabi mo kapag sinabi ko sa'yo na nandito siya ngayon sa Nueva Esperanza? Namataan siya ng informer ko dito 2 days ago. Bakit siya nagbalik, kung anong pakay niya dito, hindi ko talaga alam. Ngayon, PO to Brian Robles. Makikipagtulungan ka ba sa akin? Tugisin natin si Arnold Bautista. Oo naman, nung. Para kay tatay. Sayang, di ko na-tsempo ang kahapon. Ang tagal ko pa namang inaantay na lumabas ulit itong babaeng lumilipad na to. Siguro ang laki ng dahilan kung ba't pag-desisyon na lumabas ulit. Siguro naramdaman niya na kailangan na siya ng lugar natin. Sa wakas, malilinis na rin yung lugar natin ito. Nung nabubuhay pa yung tatay mo, nung nililinis pa niya itong departamento natin, umaasa siya na lalabas ang babaeng lumilipad. Sayang lang, hindi na inabutan ni tatay. Sayang. Pero at least, natupad yung hiling niya. Kaya sobra-sobra yung pagtitiwala ko sa babaeng lumilipad. Dahil malaking tiwala sa kanya ni tatay. Yung babae kanina, girlfriend mo yun, no? Sino yun, no? Sinata? Hindi, nung. Kaibigan ko lang yun. EMT rin siya. Katrabaho ko siya sa Vanguardia Foundation. Pero type mo? Ninong talaga. Sayang, bagay kayo. Sayang. Tignan mo rin. Robles, preliminary autopsy. Pakacheck. Multiple fracture? Internal bleeding? Yung internal bleeding, hindi lang yan dahil sa pagbagsak niya. Malamang, gawa din yan ng kamadag ng mga ahas na tumuklaw sa kanya. Based sa mga bite marks, hindi lang isang klase ng ahas ang tumuklaw sa kanya. May mga maliliit, malalaki. Pero Robles, once na lumabas ang results ng blood test niya, siguradong makikita natin doon ang iba't ibang klase ng venom. I have to go. Salamat. Nahuli na ba natin yung pumatay?
Siya kilala kita, kid. Hindi mo tatantanan tong babaeng asa to hindi mo nahuhuli. Kaya, nagpare-assign ako para matulungan kita. Talaga, no? Talaga. Tsaka parang, kailangan mo ng kakampi dito. Kaya talaga, no? Oh, ano yan? Agimat. Yan ang binibigay ng mga kasama natin sa mga inaalaga nilang kriminal. Pag suot mo daw yan, hindi ka tatablan ng batas. Hindi ka tatablan ng batas? Kaya matinding agimat nga yan. Kaya nga andang pumatay yung mga yan eh. Para lang maprotektahan nila yung kita nila. Bagay. Pare, matanong ko lang. Hindi ka naman nila kasama, di ba? Pare naman, anong tanong yan? Siyensya ka na. Alam mo naman, sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung sinong talagang kakampi mo eh. Basta pare, isa lang sigurado. Ako kakampi mo. Sabi niya, mamatay din daw ako tulad ng tatay ko. Pero wala naman akong bahala kubusin yung buhay ko rito. Oo, nagpulis ako para imbestigahan ko ano talaga nangyari kay tatay. Siyempre, hindi ko naman pwedeng unahin yun. Lalo na ngayon, ang dami naglalabas ng mga ekstra. Kailangan ako ng mga tao dito sa lugar natin. Kailangan ko pa rin silang protektahan. Pero ngayon, nagkaroon ako ng lead sa pagkamatay ni tatay. Hindi ko rin naman pwedeng palampasin to. Lalo na kung ito magbibigay ng justisya sa pagkamatay ni tatay. Hindi ba dito natatapos ang laban, Darna? Paparating si General Borgo. At kukunin niya ang batong mula sa'yo. At ngayong ikaw na ang mandirigma, hindi kita pipigilan sa mga responsibilidad mo. Di na kailangan gawin yun. I volunteer, sir. Very good. Usap na sapsin. Ayan. Nakain mo nga naman. Hindi mo na kailangan itumba. Gusto na magpakamatay. Ganun na nga. Akala mo terorista, suicide bomber eh. Hmm? Ah, sir, may kukunin po ako sa labas. Exit muna ako, sir. Ah, exit muna ako, sir. Thank you po. Di ba gagraduate na yung inaanak ko sa'yo? Oo nga eh. Alam mo pare, nabanggit sa akin ni Brian parang gusto magpulis. Talaga? Wow. Teka. Eh, ang daming galit sa'yo dito sa departamento natin. Baka mapag-initan yun. Yun na nga inaalala ko eh. Bagay, lamang ka. Alam mo namang may respa ka dito, sigurado to. Pare, kung sakali may mangyaring masama sa akin, ikaw nang bahala sa inaanak mo, protektahan mo siya. Pare, magandang biro yan. Pamasalita ng ganyan. Pare, seryoso ako. Ikaw lang ang pagkakatiwalaan ko. Naka-position na ako. Hey, excuse mo na. Balik na lang kayo, ha. Uusap lang kami. Ano? Patay na ba? Patay na po. Ha! Oh! Si Robles. Yung inutusan ko, sir.
talagang malaking bara, Auntie Porda. Magtiwala ka lang sa sarili mo, gaya ng pagtitiwala na binigay sa'yo ng nanay mo. Isa pa, hindi naman natin alam kung nandito na siya talaga. Kapag dumating po yung araw na yun na, pagbabayaran po niya yung ginawa niya kay nanay. Sa oras na may mangyari sa inaanak ko, ako mismo maniningil sa'yo. Wala akong pambabayad sa'yo. Alam ko kung nasaan ang pamilya mo. Oh, paki-file nito. May mag-asawa pala yung dalawang yan eh. Kid, parang laki na naman ang problema mo, ah. Wala ako. Isang guess lang. Sinarda na naman, ano. Paanong? May problema daw kasi siya ngayon, pero hindi naman yung sinasabi sa akin kung tungkol saan. Nag-aala lang din ho ako nang wala ako kasi magawa, eh. Alam mo, baka naman kailangan lang talaga ni Narda ng panahon na para sa kanya. Parang ikaw, may pinoproblema ka rin, di ba? May iniisip ka rin. Bigyan mo na kay Narda yung espasyong hinihingi niya. Alam mo, bata, sa buhay kasi natin, kahit gaano kalapit tayo sa isang tao, hindi mo naman basta-basta ibabahagi sa kanya lahat ng gusto mo, di ba? Pati problema mo, hindi mo siya basta-basta idadamay. Basta ang importante, maiparamdam mo sa kanya na kapag kailangan ka na niya, nandun ka sa tabi niya. Tanggal na si Robles sa task force. Siguro naman di naaalma si Mayor kapag tinumba natin yung hype na yun. Tumba? Eh, lagi nga kayo nululus ni Robles eh. Di ba nga ilang beses niya sinubukan? Ano gusto mo sabihin, ha? Sir, iba pa mo naman. Bibiro lang, maswerte lang siya. Pero sa pagkakataon na ito, hindi na siya makatakas sa atin. Huwag mo na, sir. Ayan ang gusto kong marinig. Oh. Thank you, sir. Sir. Akala ko ba usapan natin hindi ka magre-resign? Eh, bakit nagpatanggal ka sa task force? Hindi na, nung. Tsaka nung, kahit naman hindi ako parte ng task force, magagawa ko pa rin yung trabaho ko bilang pulis. Huhulihin ko pa rin yung mga extra na gagawa ng krimen. Baka nga mas tahimik pa to eh. Hindi ko na kailangan makipagpatintero palagi kay Mayor. Okay. Ang lahat na ito eh, kailangan niyang matutunan mula sa karanasan. At sinasabi ko sa'yo, madaling matuto si Narda. Sana nga. Dahil ayokong mabawasan ang ningning ng langit. Dahil nasakop na siya ng kasamaan. Maalala ko lang. Oh. Kamusta na nga pala yung investigation mo? May bagong developments ba? Yung huli mo, napagkwentuhan natin dati. Yung kay tatay? Oo. Oh, ano balita doon? Hindi ko naman natin alay, no? Itinigil mo na? Hindi naman, nung. Hindi ko lang siya pwedeng i-priority ngayon. Maraming tao yun sa panganib dahil sa mga extra. Mas kailangan ako dun. Siguro naman, maintindihan ni tata yun. Inuuna mo yung kapakanan ng iba kaysa sa personal mong buhay. Sigurado ako, proud na proud sa'yo, tatay mo. Katulad ko. Kaya mo na yan, nung. Good job. Darna, kamusta ka? Sana okay ka lang. Huwag mong isipin ang sinasabi nila. Naniniwala ako sa'yo. Sigurado akong marami pang katulad ko na naniniwala rin sa'yo.
Bakit di mo ako pinapansin? Galit ka sa akin? Iniimbestigahan ko na yung nangyari. Tingin ko wala kang kasalanan. Tutulungan kita na linisin yung pangalan mo. Salamat, Brian. Ganda ng isi mo, kid, ah. Si Darna. Tapos na LQ. Inong buka. Talaga naman. Gana. Atid mo na ako. Alam mo, Ninong, minsan gusto ko ng patulan si Pineda, nagtitimpi lang ako. Hindi mo na dapat pinapansin yung mga katulad ni Pineda. Pag pinansin mo yung mga yan, lumalabas ikaw patalo. Nakakapikon na kasi, Ninong, eh. Ako na nga yung iniwan nila sa gitna ng laban. Ako pa yung pinagtatawanan nila. Parang ako pa yung naduwag. Tandaan mo, madalas sa mga karamihan ng mga kasama nating polis, sila ang hindi umaasahan. Kaya ang pinakamaganda mong magagawa, ituod mo na lang yung pansin mo sa mas mahalagang bagay. Alam mo, Ninong, iniisip ko na lang ngayon, hindi ako pwedeng malagay sa alanganin. Kasi kailangan ko pa mahanap kung sino yung pumatay kay tatay. Brian, isa sa mga polis dito ang may kinalaman sa pagkamatay ng tatay ko. At hindi ko nalalaman kung sino siya. Hindi ako pwedeng mawala dito. Brian! Brian! Tinga, tinga. Bakit mo pinatulan si Pineda? Bakit mo binanatan? Eh, nakakapikon yung itsura niya. Tagal ko na nga nagtitimpi sa pagmumukha din. Pero ngayon, finally! Masalamat ka siya sa akin. Pinantay ko yung mukha niya. Medyo gumwapo siya ng konti. Hindi mo na dapat pinatulan. Eh, paano kung masuspindi ka? Alam mo naman kung gano'ng kalakas si Pineda kay Criminal Malabanan, di ba? At saka isa pa, ang sabi mo, kaya ka nagtitimpi dahil gusto mo malaman kung sino pumatay sa tatay mo. O sa kalulugar ngayon? Shhh! Ayun. Sige na. Gutom ako. Kaya lang ako, ha? Brian, kamukhang-kamukha mo siya. Lahat ng alam mo, alam din niya. Parang reflection. Hindi kaya dyan siya nanggaling? Please. Ninong, wala akong sapat na oras para ipaliwanag sa'yo kung ano man yung nangyari. Pero kung sino man yung nakasalamuhan yun itong mga dumang linggo, hindi ako yun. Papunta ako sa kanya ngayon para hulihin siya. Para linisin yung pangalan ko. Kaya please, Ninong, maniwala ka sa akin. Kailangan kong gawin to. Sir, totoo po yung sinasabi ni Brian. Meron siyang impostor na gumawa ng lahat ng gulong to. Service fire mo, nasa glove box. Mauna na kayo. Papunta na sila Pineda. Ang order sa'yo, shoot to kill. Sige na. Tara na. Sige. Mga kaibigan, ang pagbabalik ng tunay na P.O.2 Brian Robles. Ikaw na ba yan, Sir Brian? Pasensya na kayo sa nangyari. Naikwento sa akin ni Ninong yung ginawang kalokohan ng impostor ko. Nakakaya. Baka mawala yung tiwala niyo sa akin dahil doon. Kaya hihingin ko yung pangunawa niyo at yung kooperasyon niyo para mabuo ulit natin yung task force, para maprotektahan pa rin natin yung Nueva Esperanza. Kid, pero alam mong dapat mas mag-iingat ka ngayon.
Oo, na-clear natin yung pangalan mo, pero simula na lumabas yung impostor na yun, dumami kaaway mo. Alam ba, maraming takot sa'yo dito ngayon, dinadagadibdib na mga yan yun. Dahil nakita nila yung kapasidad mong gawin ang gusto mo, lalo na pang ginusto mo. Kaya mo na silang matakot, no? Tsaka wala kayong dapat pagkilala. Tagal ko na rin naman silang iniiwasan. Kamakapalik lang, puro sat-sat. Uy, saan bakit na ngayon? Busy ka ba? Hindi, kasi nung balita ko talamak daw yung bentahan ng sparkler dito. Bakala may makita tayong nagtutulak. Paano mo naman makikilala? Delikado ka, alam mo yung tsura. Lahat doon na nagtutulak, may ganyang tato. Bungo at saka uwak. Grasya. Salamat, ha. Buti dumating ka. Kaya ako nagpulis para mabigyan lino yung pagkamatay ni tatay. Ilang taon din ako nangapa sa dilim. Habang kinakaharap yung parehas na panganib na hinarap niya. Pero ngayon ang sa wakas, dumating na rin yung araw na to. Nabigyan ko na ng ustisya si tatay. Pero hindi pa dito natatapos yung laban ni tatay. Yung departamento na iniwan niya noon, padumi pa rin hanggang ngayon. Lilinisin ko yung departamentong yun. Itutuloy ko yung laban na nasimulan niya kasi hindi pwedeng masayang yung sinakripisyo ni tatay. Sa tingin mo, subukan kaya natin patira ulit si Robles? Pare, palamigin mo muna sitwasyon. Baka matunugan niya tayo. Tare, kung anong binabalak niyo, huwag kinidama yung kasama ko. Ang dami mong dada! Akin yung babae! Hoy! Brian! Brian! Darna! Brian, anong importanteng sasabihin mo sa akin? Nung binagtangkang ipapatay ako. Ha? Okay ka lang? Okay lang ako. Pero sinada na damay. Mabuti nila nakatakas kami. Alam kong target ako ngayon ng mga sindikato. Kaya dapat unahin natin sila. Kasi sigurado ko ulitin nila to. Gagawin din nila sa akin kung anong ginawa nila kay tatay. Sige, makikiramdam ako sa presinto. Kamag-alala. Kita ba, Brian? Salamat.